Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Especially po sa mga loyal viewers ng The Explorer, maraming maraming salamat po sa laging pagsusubaybay at panonood. Shout out po sa inyo. Isa na naman pong napakagandang bahay ang ating pag-uusapan ngayon at i-detalye sa inyo para pagkuhanan nyo na naman po ng idea. So ito guys, napakaganda po ng interior design nito, lalo-lalo na po yung kanyang ceiling at napakaganda din po ng kanyang color combination. So ito guys ay pagmamayari nga po ni Mr. and Mrs. Lojan and Karen Perihil from San Carlos City, Pangasinan. Ito naman guys yung kanilang floor plan na kanilang pinagawa na may sukat po na 70 square meters yung kabahayan. And then yung kanyang terrace is 5 square meters. So ang total floor area nito is 75 square meters. So meron siya guys na tatlong kwarto, isang CR, living area, dining area, kusina, and then yung kanyang terrace. Itong bahay guys na pinag-uusapan nga natin ngayon is pagmamayari nga po ni Mr. and Mrs. Lojan and Karen Perihil, na talaga naman pong nagsumikap at nagtulungan po sila mag-asawa para po sa kanilang pinapangarap na napakagandang bahay. At yan guys, kitang-kita naman po natin na napakaganda po ng resulta nito at sulit na po yung kanilang nagastos. And then guys, patapusin po natin itong video para po makita natin mamaya sa kanilang house tour yung kanilang napakagandang ceiling and then yung kanyang color combination. So yan guys, si Sir Lojan ay isang sales agent sa isang insurance company, and then si Ma'am Karen naman ay isang public school teacher. Yan guys, at nakikita nga po natin yung kanilang mga workers na naglilinis na po ng kanilang area na pagpapatayon nga po ng dream house na mag-asawang Perihil. At nakikita din po natin na nakapagpa-deliver na po sila ng kanilang pangunahing materials kagaya nga po ng hollow blocks, graba, and then yung kanilang buhangin. So ito guys ay matatagpuan nga sa San Carlos City, Pangasinan. So yung lote pala nila guys is may sukat nga po na 350 square meters, and then nabili po nila yan ng 250,000 pesos year 2018. Ito nga ang pinapagawa nilang bahay is nag-start ng ipatayo ng February 2020, and then pakyawan po yung pagpapagawa niyan. At nagbayad nga po sila agad yan ng 500,000 pesos from layout hanggang nalagyan po ito ng roofing. And then guys, na-stop nga po yan ng Mars. And then arawan na po yung pagpapagawa niyan from finishing, start po ng April hanggang July na fully finish na po ito. And then guys, August 5, 2020 at nilipatan na po nila ito. Yan guys, at nakikita na nga po natin na paunti-unti na nga po na ipapatayo yung kanilang bahay, and then nakikita na po natin yung forma nito. And then guys, masasabi talaga natin na wala pong imposible sa pagpapatayo nga po ng bahay, lalong-lalo na't magkatuwa nga po sila mag-asawa sa pagpapagawa po nito. So yan guys, shout out din po pala sa lahat ng mga OFW, lalong-lalo na po sa mga single mom na nakakapagpundar din po ng kanilang bahay para po sa kanilang pamilya. Saludong-saludo po ako sa inyo. So yan guys, nakikita nga po natin yung kanilang roofing na ang tawag nga po dyan is streamline type roofing, na yan nga po yung usong-usong ngayong taon. So yan guys, sa kanilang roofing gumamit nga po sila ng color roof long span type, and then yung kanilang trusses is bakal. So yan guys, is tubular and safer lens. Marami din pala sa atin guys na nagtatanong kung matibay nga ba yung ganyang klase ng roofing. Isipin na lang natin na hindi naman yan mauuso ngayon kung hindi yan subok po ng iba. So yan guys, depende rin po yan sa inyong lugar. Nasa sa inyo naman po yan, maganda nga talagang tingnan. And then kung lagi nga pong binabagyo sa inyo or malakas po yung hangin, pwedeng-pwede nyo naman pong gawin yung sinasabi nga nilang 4 aguas design. So yan guys, nakikita din natin yung kanilang grills. Dyan guys, sa kanilang window grills kasama na po yung sa terrace, gumastos po sila dyan ng 37,000 pesos. Paalala ko pala guys, lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating channel ngayon at ongoing po yung pagpapagawa ng inyong bahay, asikasuhin nyo din po yung inyong
building permit. Sa mga hindi po aware dyan, pumunta na lamang po kayo sa munisipyo at magtanong lamang po kayo doon. So yan guys, yung building permit, nagbayad po sila dyan ng 12,000 pesos. And then yung building permit guys is isa sa mga requirements para makapagpa-install po tayo ng sarili nating kuryente. Yan guys, ito na yung hinihintay natin na house tour ng kanilang bahay para makita nga natin yung labas at loob nito na talaga naman pong napakaganda, lalo-lalo na po yung kanyang color combination and then yung kanyang ceiling. Dyan pala guys sa kanilang spandrel, gumastos nga po sila ng 100,000 pesos kasama na po yung ceiling sa loob and then yung kanilang mga ilaw. So yan guys, dyan naman sa kanilang tiles, gumastos naman po sila ng 30,000 pesos and then 16,000 pesos yung kanyang labor. Yung kanyang pintura naman, inside and outside, 60,000 pesos. And then yung kanyang mga pintuan, 35,000 pesos kasama na po yung screen door. And then yung kanyang mga sliding windows, 35,000 pesos. So yan guys, mag-enjoy lamang tayo sa panonood. And then yung total pala na nagastos nila dito is umabot po ng 1.3 million pesos labor and materials. So yan guys, enjoy lamang tayo sa panonood at patapusin po natin ito. Yan guys, nakita naman po natin yung house tour ng kanilang bahay na talaga naman pong very elegant tignan. And then guys, dito na nga po magtatapos yung ating video at sana nakapulutan nyo na naman po ng idea sa pagpapagawa po ninyo ng inyong dream house balang araw. So bago po matapos yung video ito, gusto ko lang pong pasalamatan at i-congratulate si Mr. and Mrs. Perihil na nagsumikap at nagtulungan sila mag-asawa para po sa kanilang napakagandang bahay. So yan guys, maraming maraming salamat po sa lahat na nanood sa ating channel. Pwedeng-pwede nyo po itong i-share sa mga kamag-anak po natin, like, and then pwedeng-pwede din po kayong magtanong sa comment section. So yan guys, maraming maraming salamat. Ingat po tayong lahat and God bless all.